mga kaibigan. Ako nga pala si Adrian, ang mga kasama nyo ngayong araw, where every bite nourishes your soul. Bite size. Kakatapos ko lang magdasal. Ikaw, ano ang kadalasan ng laman ng mga panalangin mo? Sa ating pagdarasal, minsan puro paghingi ang dinarasal natin. Hingi dito, hingi doon. Hiling ng ganito, hiling ng ganoon. At pag hindi natupad, sisisihin natin ang Diyos. O minsan nga, magdududa pa tayo kung may Diyos nga ba. Madalas, kinukumpara natin ang Diyos sa isang ATM na maraming lamang pera. Konting pindot lamang, maya-maya may cash ka na. Pero, hindi ganoon ang Panginoon. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ang isang lalaking ketongin ay nagmakaawa kay Kuya Jess upang pagalingin siya. Dahil sa awa at tabag ni Kuya Jess, siya ay gumaling. Ang kagustuhan ng ketongin na gumaling siya ay puno ng kababang loob at hindi upang ipilit ang kanyang kagustuhan. Kung inyong mapapansin, ang sinabi ng ketongin ay, "Kung gusto mo, mapapalinis mo ako." Ang kanyang pagaling ay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi dahil sa kanyang pagpupumilit. Tandaan natin na hindi lahat ng gusto natin ay ating makukuha. Hindi lahat ng kahilingan natin ay ating matatamasa. Ang higit na mahalaga ay ang kagustuhan ng Diyos, ang kanyang plano para sa atin. Kadalasan, ang plano ng Diyos ay taliwas sa plano ng tao. Ang plano natin ay kahalintulad ng tuwid at makinis sa daan. Samantalang ang plano ng Diyos ay maring baku-baku o di kaya kasing hirap ng pag-akyat sa mundo. Pero, sa bandang huli, matapos nating malampasan ang daraan ng ito, doon natin mamamalas ang walang hanggang kaligayahan. Kaya naman mga kaibigan, buong puso at pagtitiwala tayo manalig sa Diyos. At tandaan natin na ang lahat ng naiisin niya ay ang siyang makabubuti para sa atin.